Good morning, it's me again. Welcome back to my channel. For this morning video po, papakita ko sa inyo yung aerial view ng Suvarnabhumi International Airport ng Bangkok, Thailand. Bali, nakapag-initial approach na po si Captain na prepare po landing na po. Tapos, habang pinagmamasdan ko yung baba ng part or yung lower part ng ng himpapawid, eto yung nakita ko, bumubungad talaga sa akin yung napakagandang mga lights na nakakaalim talaga ang mga ilaw na ito, lalo pag isi-zoom in natin o ganyan na si super ganda talaga pagkastan ng story ko ng tao kasi na way back ng year 2008 nung nasa Manila ako na sa akin ay may nagtatabla ako ng Manila last 2007 nung nag-split yung company na pinagtrabahoan ko. Tapos pinili ko talaga na magpa-assign ng Manila kasi sa loob-looban ko at the time, ano ba yung itsura ng Manila, lalo probinsya na ako. So, nung meron magdumating na offer na kung sino gusto magpa-assign, ay naku, hindi talaga ako nagpatingkit-tumpit. Gusto ko talaga mapa-Manila. E tapos, nung pagdating ko dito, nung mga na-encounter ko, yung mga nakasalamuha ko, mga suppliers namin, parati talaga nilang sinasabi na mga Bisaya talaga, no, pag magsasalita, halatang-halata talaga kasi na matigas tayong mga Bisaya ng bibig. Kasi hindi na all naman siguro, yung sa akin na siguro ganun katigas kasi nga typical akong probinsyana talaga, galing kasi ako ng Camotes Island. Tapos ganun ako may mananalita, medyo matigas talaga. Alam niyo ba, nung few weeks ko na nasa Manila nakatira, nasa Solor binundo kasi kami. Tapos ang unang-una kong pinuntahan kasi sabi nila padami talagang mura sa Divisoria kung ano-ano. So after work po, nilalakad lang namin papuntang Divisoria. Tapos nung sumunod naman na linggo, sabi ko sa loob-loob, titignan ko nga kung ano itsura ng Lunita Park kasi nga sa libro ko lang ito nababasa eh. So few weeks after po, pumupunta talaga ako ng Lunita Park. Nung nasa Luneta na po ako, parang sinusuyod ko talaga lahat ng sulok-sulukan yan kasi sa totoo lang po, nagmuni-muni pa ko at the time kasi nga sa libro ko lang siya nalabasa. Tapos hindi ako makapaniwala na nakarating ako sa Luneta Park na which is sa libro ko talang tataga na babasa. At the time po, hindi talaga may masa na mayroong ups and downs sa buhay ko kasi may mga trials din ako pinagdaanan bago kumarating ng ganito kung saan man ako way back nung ano, pero na-realize ko talaga na iba talaga pag si Lord ang kumikilos sa buhay natin. Iba talaga pag siya ang nakaplano para sa buhay natin kasi sino ba naman ang pag-aangkala na makakarating ako sa ibang bansa as my work required po, nakakarating ako ng China at Thailand. Not all po na merong opportunities po or merong pagkakataon or nabigyan ng pagkakataon travel outside Pinas po. Na work related po, maybe nakikita nila yung dedication ko sa trabaho, yung hard work ko sa trabaho na honestly po, hindi talaga ako nagbibilang ng oras. Kaya rin sabi ko po, meron talagang ups and downs sa buhay natin. Ganun naman talaga yung malaman yung party talaga yung buhay natin. Alam nyo ba, sobrang thankful ko ba kasi kahit malayo man ako sa pamilya ko, malayo man ako sa relatives ko kasi I live alone sa Manila na wala talaga akong kamag-anak, wala as in zero talaga. Pero sa lahat ng pagsubok na napagdaanan ko, minsan talaga hindi ko naramdaman na iniwan ng Panginoon. Kasi every time po na meron akong mga trials, meron akong kinakaharap, He uses po other people as an instrument. Kaya laking pasa-pasa salamat ko, honestly po talaga. Anyway, napahaba talaga yung kwento ko. Tapos, lapit-lapit talaga, nakalapag na kami sa runway ng Bangkok Airport po. Tapos, konting-konti na lang. Anyway, salamat sa panonood. God bless po!